Another action-packed chapter na naman ang nakita natin sa chapter 1003 ngayon. Kasabay nung ibang pasilip sa sitwasyon ng ibang Straw Hats at sa mga kalaban nila ngayon, dagdag pa natin ang appearance ng Cyperpole Aegis Zero dito. At not to mention ang pasilip sa atin ng hybrid form ni Kaido. Bilang overview ng chapter, ito ay panigurado ang tamang pag-maintain ng hype simula noong mga last chapters. Kamusta kayo mga kapirata? Ito ang ating recap slash review ng chapter 1003. Ang title ng chapter 1003 ay The Night Reflected on a Go Board na may cover page kung saan pinakita sa atin si Reiju sa isang deserted island kung saan siya ay nakaupo at nakareceive ng isang matamis na confession mula sa isang scorpion. Well, nakuha ko yung ideya dito sa cover page. Ang isang scorpion na poisonous ay in love sa isang babae na kayang kumain o tumanggap ng poison. Anyway, dito na tayo sa main chapter. Unang-una na pinakita sa atin ay ang napakadaming panel kung saan nagpapatuloy yung pagsuntok ni Luffy kay Kaido ng kanyang Kong Gatling kasabay ng pagsalo ni Kaido sa lahat ng atake na ito. Nakakatawa yung katotohanan na panel by panel ay pinakita talaga ni Oda yung mga suntok ni Luffy ay lumalapat sa katawan ng essentially strongest creature in the world sa kasalukuyan, na parabang sinasabi niya na ito ay kayang gawin ng isang pirata mula sa new generation laban sa isang veteranong emperor. Pero at the same time, parang sinasabi din na ganito ang lakas ng isang supernova, pero hindi pa ito sapat para tapusin ang halimaw na si Kaido. Kasi nga after ng lahat ng ito, ay si Luffy pa ang nagsuffer dahil sa drawback ng kanyang Gear Fort. Pero kahit na ganoon ay makikita yung reaksyon ni Big Mom matapos makita na binugbog si Kaido sa harap niya, na talaga namang mababasa na hindi makapaniwala si Big Mom sa nakikita niya. At ang huling suntok ni Luffy, nagawa niyang patalsikin ang mukha ni Kaido at tumama ito sa ibabaw ng skull ng Onigashima. Pagkatapos ay dito na natapos ang Gear Fort ni Luffy, nawalan na nga siya ng energy. Which talaga namang bad news hindi lang para sa kanilang lima sa rooftop kung hindi na din para sa lahat ng members ng Alliance na kasama nila. Nagulat nga si Kid noong nakita niya na biglang tumalsik si Luffy kasi nga hindi naman niya nakitang tinamaan si Luffy ng kahit anong atake. Pero inexplain nga ni Law kung bakit nangyari yon. Ito ay drawback ng nakita nilang Wrecking Bolting na bumugbog kay Kaido na hindi nga ito makakagamit ng haki sa loob ng 10 minutes. Hindi nga makapaniwala si Kid dito at sabi pa niya na mayroon palang drawbacks sa ganong klaseng kapangyarihan. Pero mas okay na din daw yon kung nakagawa naman si Luffy ng huge damage kay Kaido. Regarding sa ganitong kapangyarihan ni Luffy, mukhang walang ideya si Kid sa ganitong uri ng atake. O kung nakagawa man siya ng ganitong uri ng malakas na kapangyarihan gamit yung kanyang sariling Devil Fruit. Kasi nga wala siyang ideya sa mga ganitong drawbacks. Ibig sabihin ay mukhang hindi pa nagagamit ni Kid yung kanyang full potential. O kaya naman mali lang ako nang naiisip. After noon ay kumilos na si Big Mom para atakihin si Luffy at sinabi na mukhang binigay ni Luffy yung lahat ng kanyang makakaya sa ginawa niyang atake kay Kaido. Then ginamit niya yung atake na Motherly Fire sa pamamagitan ni Napoleon ay tinaganga ni Big Mom si Luffy. Pero mabuti na lang ay mabilis na nakapag-react dito si Zoro, kaya nabuhat niya kaagad si Luffy. Bukod pa dito ay gusto ko lang pansinin yung tibay nung skull ng Dom na nandito kasi sa sobrang dami nung atake na natamo nito hindi man lang mawasak-wasak. Pero kapag once na lang yari yun na mawasak yung skull Dom, malalaglag nga sila at delikado yon sa mga tao na nasa baba. Anyway, sumunod na kumilos naman yung tatlong supernova. Habang preoccupied yung dalawang emperor, inuna nilo si Big Mom matapos nitong umatake kina Luffy at gamit yung kanyang atake na electric shock ay kinuryente niya si Big Mom na surprisingly ay affected sa ability nilo. At si Killer at Kid naman ay naghanda at hindi na nagpaligoy-ligoy pa na umatake kay Kaido habang ito ay bumabangon pa lamang mula sa atake na natamo niya mula kay Luffy. Dito papasok yung sinabi ko na parang wala namang ding epekto yung atake ni Luffy kay Kaido. Dahil sa si Kaido ay may lakas pa din na lumaban at nagawa pa nga nitong magpalabas ng mga atake na tinawag niyang Dragon Twisters.
kung saan nagkaroon ng tatlong malalaking ipo-ipo sa itaas ng Onigashima at pinatalsik niya nga si Killer at Kid. At dahil din sa ipo-ipo na to ay nabitawan ni Zoro si Luffy na noon ay wala sa focus kasi nga kakagaling lang niya sa pag-iwas sa atake ni Big Mom. Kaya after noon habang nasa ere si Luffy ay kinain ni Kaido si Luffy. Nagalit si Zoro dito at sinigawan niya si Kaido at sinabi na kung ano yung gagawin nito sa kanyang kapitan. Hindi niya hahayaan na kainin ni Kaido si Luffy. Sabay labas ng kanyang tatlong katana at gamit yung kanyang teknik na Kala Sutra Great Dragon Twister, inatake nga ni Zoro si Kaido. Kung saan naramdaman ni Kaido na nanggagaling yung strange haki sa espada na hawak ni Zoro. Gamit yung atake na ito ay malinaw na pinakita na successful na nahiwa ni Zoro si Kaido. Dito din ay na-realize ni Kaido na ang hawak ni Zoro na espada ay yung mismong espada ni Oden na Enma. Take note na matagumpay na nasugatan nga ni Zoro dito si Kaido, inuulit ko lang. Si Big Mom na din yung nagsabi. Pero kahit na nasugatan na ni Zoro si Kaido ay hindi pa rin yung sapat para matalo niya si Kaido. Dahil nakabangon agad si Kaido at siya naman yung umatake nung kanyang Dragon Twister Gale Destruction bilang panama nga dun sa twister na ginawa ni Zoro. Kung saan another attack na katulad nung Air Breath na matutulis kaya nag-ilagan yung ibang supernova. Then dahil sa matitinding atake na ito ay mapapansin nga nung mga nasa ibaba yung tinde nung pagyanig nung rooftop. Pero patuloy pa din yung laban nila despite noon. Dito na yung transition nung battle mula sa rooftop para ipakita yung ibang nangyayari sa ibang lokasyon. Unang-unang pinakita sa atin dito yung ulo ni Orochi at ilang mga dialogue kung saan sa sumunod na panel ay makikita natin na ang mga CPAG Zero pala yung nag-uusap sa isang kwarto dito sa Onigashima e nag-stay yung CPAG Zero. Pinag-uusapan nila yung pagkamatay ni Orochi at yung battle na nagaganap ngayon sa pagitan ng mga samurai at ng Beast Pirates. Ngayon ay alam na nila na kaya pala nagsimula yung laban na ito ay resulta ng tinagong grudge ng mga taga-Wano dahil sa nangyari 20 years ago, which is yung pagkamatay ng kanilang nararapat na shogun na si Kozuki Oden. Dahil nga daw sa pagkatalo ni Doflamingo sa Dressrosa Arc, kaya hindi na napigilan yung pagka-clash ni Kaido at ng Worst Generation. Pero dagdag pa nito na mukhang dahil sa fate o tadhana, kaya nangyari yung lahat ng ito, na bumuo ng alyansa ang mga samurai sa mga pirata. At dahil ang buong mundo ay mapapasailalim sa isang matinding pagbabago, sabi ng CP0 na kapag natalo yung dalawang emperor dito, talaga namang wala ng kasiguraduhan sa mga mangyayari pagdating sa hinaharap. Pero kampante naman sila na imposibleng matalo yung dalawang emperor. Then makikita natin yung CPAG Zero kung saan yung dalawa ay naglalaro ng Japanese board game na kung tawagin ay Go. At habang naglalaro sila ng Go ay ine-explain ng isa sa mga tauhan na may papel na nakatakip sa mukha na may markang mata tulad ng mga nakita natin noon ang bilang ng mga naglalaban ngayon sa Onigashima. Nasa Alliance ay may 5,400 members na nabawasan na ng 400 at sa Beast Pirates side naman na may 30,000 members ay nabawasan na ng 3,000. Ayon sa isang CPAG Zero, mahusay yung ginawa ng mga samurai sa kabila ng lahat ng mga odds at na-impress nga sila sa ginawang surprise attack ng mga ito kasi kung hindi ganun yung ginawa nila, baka walang kahit sino ang nakalapit sa general, which is si Kaido. Dagdag pa nila ay sa gitna ng gera na nagaganap ngayon ay walang makakatakas dahil ito ay isang all-out war. Kahit na mapatay ng isang side ang leader ng kabilang grupo, hindi mapipigilan yung laban. At kapag hindi nagawa ng mga samurai o ng alliance na matalo yung executives ni Kaido, which is yung dalawang calamity at yung mga Flying Six members, ay hindi magkakatsansa ang alliance na manalo. At bago pa umabot sa point na yon, ay ubos na yung kanilang forces. Sabay pakita ng structural representation ng nangyayaring laban sa Onigashima gamit yung Go board, kung saan ang bawat chips ay may bilang na 1,000. Sa Alliance ay may 5 white chips, ibig sabihin 5,000 members. At sa kalaban naman ay may 27 black chips, ibig sabihin ay 27,000 members. Sabay pakita ng mga sitwasyon sa ibang lugar, kung saan nagpapatuloy pa din yung labanan ni Franky at Sasaki. Si Sanji ay duguan at makikita na parang natatakot ito o hindi ko alam, baka kasi kinikilig na ito sa tuwa dahil sa mga babae na kalaban niya ngayon. Then sina Nami, Otama at Usopp naman
parang may ginagawa dito kasi nga si Otama ay may tinuturo na kung ano at si Usopp naman ay may kinakalaban sa harap niya. Habang si Ulti naman ay patuloy silang hinahanap. Then si Jinbei na base sa kanyang sitwasyon ay hindi pa ganun nagtamo ng pinsala, which we can assume na hindi pa nagsisimula yung laban niya kay Husu at ang mga tauhan pa lang nito yung kanyang kinakaharap. Tapos ay yung lokasyon naman kung nasaan si Yamato, Momonosuke at Shinobu na mukhang may kinakaharap na kalaban ngayon. Iyan yung pag-a-analyze ng CP Aegis Zero sa labanan na nagaganap at ang huling sinabi nito ay ipagpatuloy lang na magkabilang panig yung kanilang pagpapatayan na para bang may pinaplano ito at natutuwa pa sa nangyayari, which kailangan nating bantayan. After ng lahat ng yon ay bumalik tayo sa rooftop at makikita natin si Kid, Luffy at Law na nakatingin sa dalawang emperor at pare-pareho nilang tinanong kung ano yung itsura ni Kaido dito. It turned out na ito na ay nag-transform sa kanyang hybrid form. Makikita yung dragon skin sa kanyang mga kamay dito habang hawak niya yung kanyang kanabo. Sabay sabi kay Big Mom na nai-excite siya at nagiging masaya na yung laban nila. At sagot naman ni Big Mom eh ganun din yung naiisip niya na nagiging masaya na yung pagharap nila laban sa mga worst generation. At dyan nagtapos yung chapter 1003. Bilang conclusion sa ating video ngayon, magbibigay na lang ako ng mga tanong mula sa mga nangyari sa chapter na ito. Ano na ang mangyayari sa limang supernova sa rooftop ngayong naglabas na ng hybrid form si Kaido? Ano ang kahihinat na ng battle? Bakit nandito yung CP0 at ano yung pinaplano nila after ng labanan na ito? Bali yan nga yung ating topic ngayon. Ano yung masasabi nyo sa chapter 1003? I-comment nyo lang sa comment section. Dito ko natatapusin yung ating video. Maraming salamat sa panonood mga kapirata. Paalam!